Today po, nandito po ako ngayon sa my Mr. Union para kunin ang first ever sound ko sa YouTube. Tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-apply ng Google AdSense kay YouTube. Kung wala ka pang YouTube account, gumawa ka ng YouTube account using Gmail account. Then, kapag alam mo, meron ka ng YouTube account, open mo siya using browser. Huwag kang gagamit ng app kapag mag-apply ka for AdSense. Browser lang ang iyong i-open. Then, kapag meron ka na yung YouTube account, pumunta ka sa YouTube channel mo, then click mo yung YouTube Creator Studio kapag gusto mo mag-apply for Google AdSense. Kapag na-click mo na si YouTube Creator Studio, click mo sa gilid yung Other Features. May lalabas doon na icon, click mo yung Monetization. Kapag nasa site ka na ng Monetization, basahin mo lang lahat na nakasulat doon, intindihin mo yung mga requirements. Kasi kailangan mo ma-reach ang 1,000 subs, 4,000 watch hour para ma-review ang channel mo for monetization. Para makapag-apply for YouTube Partner Program, click mo lang yung start na nasa number 1. Yung 1 to 4 na yun, kailangan mo lahat magawa yun. Kasi pag na-reach mo na yung lahat na requirements, doon na mag-umpisang ma-review ang iyong YouTube channel kung ma-approve ba or ma-disapprove. Remind ko lang po na 12 months lang pwedeng ma-review ang account mo once mag-start ka mag-apply for YouTube Partner Program. Kapag na-click mo na rin yung start, lalabas yung YouTube Partner Program term. Click mo lang yung tatlong bar, then click I accept. Lahat ng lalabas, sundin mo lang hanggang matapos mo yung application mo na 1 to 4. Once may Google account ka na, magkakaroon ka na rin itong Google AdSense account connected dyan sa YouTube mo. Ang purpose ng Google AdSense account, kaya kailangan natin ito kasi doon natin i-check yung ating napasok na earnings from YouTube. At kailangan mo rin yun kapag kukunin mo na yung sahod mo from YouTube, kapag bibituruhin mo na siya. Totoo lang po, hindi madaling maabot ang requirements ni YouTube, lalo na kung nag-start ka pa lang. Ilang months din ako bago ko natapos yung requirements na yon. Akala ko nga aabutin ako ng taon eh. But thanks God, hindi ako inaabot ng isang taon. Kaso nga lang, malas pa kasi nagkaroon ako ng violation kay YouTube under community guidelines. Kasi may napost akong video na hindi nila inaallow. So, ganyan po ang itsura kapag merong violation na natanggap ang iyong account. Hindi nakangiti yung ano, yung parang mukha, medyo pasimangot na siya. So, pag nakatatlo ka niyan, yung iyong account madi-disable yan. Kaya mag-ingat sa mga pinopost na video. Mas nauna ko pong na-reach ang watch hour na required ni YouTube kaysa dun sa sub. Kaya after po ma-reach yung ano, yung 4K watch hour, inintay ko naman na maabot ko yung requirements ng subscriber. At nang ma-reach ko na po pareha sa requirements for subscriber and watch hour, nagsimula na rin pong i-review ang aking account. After 3 weeks of review, nagkaroon din agad ng result yung aking apply kay YouTube. But sad to say, my YouTube channel wasn't approved that time for YouTube Partner Program. Actually, nakakapanghina, nakakawalang gana. Yun ang feels ko that time. Same feeling kapag nakakatanggap ako ng return manuscript from publishing house. Masakit pa sa breakup, besh, my God. Though, the good thing is, pwede pa ulit ako mag-reapply for YouTube Partner Program after 1 month. April that time, so May 21, 2019, pwede na uli ako mag-reapply. Pero nasa province kami that time for summer vacation.
Plus, ang hina na internet kaya hindi ko rin maasikaso. Hindi kasi ako makapag-post ng video basta-basta. Kasi ang hina na internet. So, hinayaan ko lang yung channel ko. Ilang buwan akong stop mag-post ng video as in wala. Check-check lang kung anong bago. Kung nadagdagan yung subscriber, ganun. 10 months of August nang mapagpasyan kung sumubok ulit. Bago ko i-click a reapply, nag-upload muna ako ng isang video ko na nasa South Korea ako before. Then everyday may upload akong video. Kaya laking gulat ko kasi from August 12, August 14 na-approve agad yung apply ko. Wala pa siyang 1 week or wala pa ngang 5 days eh. Pero na-approve agad. Kaya sobrang thankful ako that time. August 15 ko kasi na-check yung Gmail ko. Kaya noon ko lang din nalaman na approve na pala yung aking account. Mag-download din kayo na YouTube Studio. Magagamit nyo rin kasi yan. Kung dumating man yung time na ma-monetize ni YouTube ang yung channel, dahil nagsisimula pa lang tayo, huwag agad mag-expect ng malaking sahod. Enjoy nyo lang din dapat kung ano yung ginagawa nyo. Ang threshold po ni YouTube ay 100 USD. Yun dapat ang ma-reach mo bago ka makapag-withdraw sa Google AdSense mo. Kapag yata naka $10 or $20 ka, hindi ko kasi alam eh kung ano exact. Saka pa lang pinapadala ni Google yung Google AdSense pin mo. Yun yung ipinapadala sa inyong bahay or kung ano, kung saan address yung nakalagay nyo sa Google AdSense nyo. Kaya ayusin nyo mabuti yung kailangan. Complete name, complete address. Yung pin kasi, kailangan yun para ma-verify ang AdSense account mo. Para makasahod ka. 2 to 4 weeks bago siya dumating. September 12 nung isang delay yung aking pin, nagmula pa siya sa Singapore. Nung 3 weeks na pero wala pa rin yung pin ko, ang ginawa ko, sinunod ko yung payo ng kaibigan ko na nag-YouTube din, na puntahan na sa post office yung aking pin dahil baka naroon na raw. So, sinakto ko muna ng 4 weeks nung pinuntahan ko. Lakad-takbo pa ako that time kasi pauwi na ako nung maalala ko na dumaan sa munisipyo kung saan naroon yung pinaka post office dito sa lugar namin. As in last minute talaga yun. Buti may tao pa sa post office. And thanks kay Lord kasi nandun na yung Google AdSense pin ko. Dadali na raw sana that day kaso umulan kaya hindi natuloy magdadala. Every 15 of the month po, nag-a-update ang Google AdSense ng inyong earnings. Pwede mo rin kunin ang sahod mo if aabot na sa threshold 100 USD ang pera mo. May matatanggap ka kasing email sa Gmail account mo, kaya palagi ka rin mag-check ng Gmail account mo. It's up to you rin kung kukunin mo na sahod mo or hindi pa. Mas madaling kunin ang sahod sa Western Union. Present ka lang ng isang kahit anong valid ID na meron ka. Para makita yung payment, kung dumating na, click mo lang yung menu bar sa kaliwa, then click payments. Tapos, ganyan yung lalabas. Click mo lang yung automatic payment Chinese na yan for Western. Tapos, ganito po yung itsura ng kasunod mo makikita pag clinic mo yung automatic payment na yan. Nandiyan yung kailangan mo info sa pag-claim ng iyong sahod sa Western Union. May sasagutan ka po doon sa pipilapan mo sa Western kapag mag-claim ka na ng sahod mo kung kaano-ano mo yung nagpadala. Ang inilagay ko lang doon is advertising. Tapos, ang nakanim naman sa nagpadala is Google Asia Pacific. May kita mo naman lahat ng kailangan mong info sa payment receipt. Pinadala sa iyo ng Google sa Google AdSense account mo. Check mo lang yun para makita mo. Today po, nandito po ako ngayon sa my Western Union para kunin ang first ever sahod ko sa YouTube. Bawal ang camera sa loob kaya hindi ako mag-shoot sa loob. Marami, kano nga ba yung per sahod ko kay YouTube?
So, hindi naman po siya kalakihan. Tama lang para sa isang small YouTuber na kagaya ko. So, hindi rin naman ako vlogger kagaya ng iba. Next topic ko po kung paano sumahod kahit hindi ka naman nagba-vlog. Imposible ba yun? Siyempre, posible kasi nagagawa ko nga, diba? Walang posible basta ginusto mo. Tsaka, basta willing ka at gusto mo yung ginagawa mo at nag-i-enjoy ka. Ang sinahod ko po kay YouTube is 7,000 pesos. Hindi siya ganun kalaki pero para sa akin po malaki na yan kasi small YouTuber lang naman ako. Tsaka hindi ganun kadaling sumahod kay YouTube agad-agad. Kaya after 2 months nakakatuwa na simula na mamonetize ako na ano na agad ako, nakasahod na agad ako. Kaya po ikaw tiwala ka lang kasi lahat ng bagay ay nagiging posible basta ginusto mo. Sana po may naintindihan kayo dito sa mga explanation ko at sana makatulong din, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Good luck po sa inyo at huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi tiwala lang din sa sarili nyo na kaya nyo. Kinaya nga namin kayo pa ba? Good luck po sa inyo.